Hello, welcome ulit sa new video ko. Ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi naging busy kami this past few weeks and sobrang init kasi dito sa Milano kaya hindi rin ako makapag-video ng ayos dahil sobrang init. Today, ituturo ko kung paano yung pagpili ng foundation, yung basic na pagpili ng foundation sa kulay ng balat. At saka dahil mainit, ituturo ko din kung paano, pansin nyo, may mga pula ko dito, pula ko dito, may tagihawat ako. Ituturo ko sa inyo kung paano natin tatakpan, kunwari magkameron kayo ng pimples, ng mapula sa mukha. Ituturo ko kung paano natin tatakpan siya at kung anong tamang kulay ng concealer ang ilalagay natin. Turo ko yung kasi sa market natin ngayon sa mga Sephora, sa mga pharmacy, yung mga binibenta, may mga binibentang iba't ibang kulay ng concealer. Well, dahil nga market 'yon para kumita sila, syempre bibigyan nila tayo ng iba't ibang kulay. Pero sa totoo lang, dalawang kulay lang ang kailangan natin para takpan yung mga, yung kunyari, pamumula. Katulad nito, yung mga tagihawat, yung mga anomalia sa balat, sa muka. At saka yung ang kulay ng foundation na dapat sa balat natin kung paano pumili. Well, syempre iba-iba tayo ng kulay ng balat. Sasabihin ko lang sa inyo kung pagbibili kayo kung anong dapat nyong i-consider. Katulad ko ngayon na linis ko na yung mukha ko, nalagyan ko na siya ng primer, ng moisturizer, nalagyan ko na siya ng kung anong una kong ilalagay dito para matakpan yung mga pamumula niya. At saka dito, pati na rin yung susunod yung kulay ng foundation. Ang gagamitin kong concealer is yung gamit namin sa school. Ang pangalan niya is Smooth Makeup. Ka-level din siya ng mga MAC, ng mga ibang makeup na high quality, na tipong mga MAC. NYX hindi pa eh, kasi medyo, yung NYX medyo watery yung product nila. Ito yung palette ko ng concealer. Kita niyo, iba-iba yung kulay. Siyempre, iba-iba yung dito, depende sa skin tone nyo. Tapos dito, yung green, magtataka kayo kung sa market, kung bakit may mga green na pinagbebenta na mga concealer. Well, itong mga green na to, ito yung inilalagay sa mga tipo na mga tagihawat na namumula para mas matakpan siya. Kasi kung ilalagay natin yung kulay nito, yung mga concealer na ganito, hindi matatakpan siya, pero makikita pa rin yung pamumula. Kunyari, may malaki tayong malaking tagihawat. Katulad dito. Makikita pa rin yung pamumula ng tagihawat. Hindi siya magiging uniforme dun sa kulay ng foundation mo. Ito naman tong mga kulay na to, yung mga neutral color, yung mga kulay ng balat, yung mga light. I-apply natin to dun sa mga dark spots. Basta sa market, kung bibili kayo ng concealer, kailangan ng pipiliin nyo is dalawang kulay lang. Syempre yung neutral, kung anong kulay ng balat nyo. Tapos yung green, kung may tatakpan kayong mapupula, yung kunyari may mga ugat kayo dito, yung mga namumula nyo ditong, di ba minsan may mga namumula ditong ugat. Ang pipiliin nyo is green. Para sa ating mga Asian, well, para din sa mga European. Ito naman, itong red, para to sa mga, yung mga dark skin sa mga African skin, ito yung ginagamit. So, well, para sa ating mga Asian, at mga European, at yung mga fair skin, yung mga tama lang yung balat, i-consider natin is itong green, para sa mga namumula, mga tagihawat. At ito namang mga color na to, mga kakulay ng balat natin, dun sa mga dark spots, sa mga under, sa mga matang nangingitim,
at yung sa mga dito sa tagiliran ng ilong. I-apply ko ngayon tong green dito sa tagihawat ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-apply. Para mawala siya pag nilagay natin yung foundation natin. Well, pwede nyo rin naman kasing ilagay muna yung foundation bago to. Pero dahil nga pinakikita ko kung paano yung mawawala yung pagka-red niya, yung reddish ng tagihawat, at paano siya mag-neutralize dun sa foundation na gagamitin natin. O, diba nawala? Green yung gamit ko. Yung paglalagay nyo, hindi siya papahid. Kasi, pinapahid nyo lang yung product. Kailangan patap. Kasi, inaanin nyo nga yung product, ini-a-apply nyo, hindi nyo siya pinapahid ng mawawala yung product. Tsaka dahil mainit, laging may posibilidad na mamumula yung mga balat natin, magkakameran tayo. Katulad ko, may skin asthma kasi ako. Pag sobrang init, nagkakameran ako ng mga butil-butil na mapupula. Kaya, yung product na bibilhin nyo na para sa mga red spot sa mukha nyo sa merkato, sa mga Sephora, kulay green para sa mga red spots. O, diba? Tingnan nyo. Nawala yung pamumula. Ninipisan lang natin yung apply natin ng makeup ngayon. Kasi nga sobrang init, kahit sa Pilipinas, sobrang init. So, may posibilidad na sabihin nyo, ang lagkit ng mukha ko, matutunaw yung makeup. Kaya nga, ito is basic lang. Kung paano mag-conceal, mag-concealer, kung paano mag-concealer, at tanggalin yung mga pamumula sa mukha, at saka foundation lang. Syempre, kilay is life, kilay din. Ngayon naman, ang gagamitin ko para sa ilalim ng mata ko is itong MAC Studio Fix. Baka kasi sabihin nyo, wala na akong ibang alam na product na gamitin, kundi yun lang. Na, gumagamit din ako nitong MAC Studio Fix na ang kulay niya is NC30. Apply natin sa under eye. Thank you. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagpili ng foundation kung ano yung skin tone nyo. Ito, sandali. Ang ginagamit ko sa skin tone ko is itong MAC Studio Fix. Ang color niya, NC37. Noong una, akala ko, dahil alam ko nga, is maputi ako, kahit anong foundation na maputi, is okay lang. Pero, dapat pala, pagpili ka ng foundation, sa sample ko sa inyo. Ito yung kulay ko. Pagpipili kayo ng foundation, dito nyo sa leeg siya ititesting. Kasi, minsan, yung iba, nagtitesting sila ng foundation sa mukha na. Minsan kasi, yung iba, kunyari, may ginagamit silang astringent o product sa mukha nila para pumuti. Naiiwan kasi itong color ng undertone dito sa leeg.
Ito kasi nasa leeg, ito yung tinatawag nating undertone. Dito natin makikita yung undertone natin. Kung tama yung ginamit yung foundation sa mukha nyo, magbe-blend na rin siya dito sa leeg nyo. Hindi siya magmumukhang, sasabihin nyo, ay, medyo maitim yung mukha niya, ang puti ng leeg niya. Ang puti ng mukha niya, ang itim ng leeg niya. Ituturo ko sa inyo. Ito naman yung palette ko sa foundation. Ito, cream palette to. Nandito yung iba't ibang skin undertone na pwede nyo silang i-blend. Kunwari, masyadong maputi itong isa, pwede nyo siyang i-blend dito sa isa para maging medyo dark siya. Katulad nito, kasi karaniwan sa ating mga Asian, hindi ko alam, no. Karaniwan sa ating mga Pilipino, meron tayong undertone, sototono ng olive. Karaniwan sa ating kulay is ito. Itong medyo dark brown, no, medyo dark brown, o ito. Ito siya, ito yung palette ko. Medyo sakrato na siya, pero okay lang. Ang tono ko is ito, medyo dark, diba? Kung titingnan nyo sa kulay ng balat ko, sasabihin nyo, ang parang ang itim. Pero pagka in-apply nyo na siya dito, tumatama lang yung kulay niya sa undertone ko. So, pag in-apply ko siya dito sa mukha ko, hindi ito magiging maitim, hindi ito magiging puti. Kumbaga, uniform lang siya sa kulay ng balat ko. So, pag pupunta kayo ng Sephora o sa kahit sa bilihan ng makeup, huwag dito nyo itatry. Itatry nyo sa leeg nyo. Kung anong kulay ng leeg nyo, yun ang kulay ng nasa mukha nyo. Kasi nga, may mga pagkakataon na sasabihin ng itim ng mukha, ang puti ng leeg, ang itim ng leeg, ang puti ng mukha. Ngayon, itatry natin ang, itatry ko, gagamitin ko itong MAC sa mukha ko. Dahil nga, nakapag-concealer na ako, concealer ko na yung mukha ko. Lalagay ko naman ng foundation. Lagay ko ng foundation dito. Para tipid, dito ko siya nilalagay sa dito sa kamay ko. Tapos, itatap ko siyang ganon. Itatap po natin siya para itatap po natin itong product. Siyempre, matatakpan na po yung ginawa natin kanina, yung concealer ko. Kung saan po may maraming ano bang tawag doon, anomalya sa balat po natin sa mukha, doon po natin damihan yung product. Katulad po dito. Dito. Sa T-zone po ng mukha natin. Well, ang T-zone po is ito. T-zone. Hindi po pa ganun ang T-zone. Kasi, marami pong iba na sinasabi nila ang T-zone daw po is pataas. Dahil minsan yung iba, dito nagkakamera ng tagihawat. Baliktad po. Pababa po yun. Kasi po, katulad nga po nito, tinatagihawat ako. Ibig sabihin, marami ako nakaing mantika. At nagmamantika ang mukha ko dahil nga po mainit. Dito po karami mo nagkakamera ng tagihawat. Ito po nga lang to. Kita nyo naman po, nag-iba na yung itsura ko kanina. From monster to human. Haha. Ganun po talaga. Yes, makeup is business. Para po sa mga haters ko, ano lang po to. Makeup is business. So, huwag kang bitter. Yan po. I-blend nyo na ng ayos. So, kung kita pa rin po yung pagka-reddish ng
ng mga tagihawat nyo o yung mga ugat-ugat, lalagyan pa rin po natin siya. Lalagyan pa rin po natin siya ng product. Itata po natin. Kasi malaki po yung tagihawat ko dito. Yun po. Tapos na po ako sa pagpo-foundation. Susunod naman natin is yung kilay. Dahil kilay is light. Well, lumalabas din naman ako nang hindi ako nagkikilay. Pero kung lalabas kayo ng pangmatagalan, o ako pala, kung magkikilay na ako, kung may time naman ako. Pero kung tinatamad naman ako, hindi ako magkikilay. Ganun lang yun. Gagamitin ko to. Kiko lang siya. Ginagamit ko is Kiko. Yung dark color. Kasi, syempre, naman, dark color yung buhok ko. Tsaka yung kilay ko. Well, kaya gamit ko is Kiko. Diyan lang naman sa labasan eh. Yung di naman ganong, di naman tayo magpa-party-party. Jijiro lang tayo dyan, maiinitan. Okay na to. Okay na rin yung mumurahin kahit anong meron kayo, kahit yung lapis. Gamitan na lang natin yung mga mamahalin. Pagbonggahan, pagka may debut, may kasal. Maganda rin tong product ng Kiko. Tumatagal siya hanggang gabi. Hindi siya yung katulad ng ang NYX kasi medyo alanganin ako eh kasi masyadong di ko type yung product nila, masyadong natutunaw lalo na pag mainit. Ah, nga po pala. Lang pa siya. Yan. Ang kilay po natin is hindi sila kambal. Magkapatid po sila. So, wag niyo pong aasahan na lagi silang pantay, laging pareho. Hindi po sila kambal, magkapatid po sila. Siyempre, magkakapatid, magkakaibang ugali, di ba? Meron pong katulad po ng akin, hindi po pantay, may mas mataas at may mas mababa. Kasi po, depende po sa shape ng kilay. Basta po ayusin natin. Tapos po, susuklay natin siyang ganun. Suklay, suklay. Kilay. Katulad po ng kilay ko, hindi po siya pantay. Hindi po talaga siya pantay. Hindi po talaga siya magpapantay. Dito po, hindi po siya pantay. Iba po siya kaysa dito. Ganun po talaga ang mga kilay. Depende na lang po kung talagang yung tubo po ng buhok is sakto. Yung sa akin po is hindi. At saka po, don't be rude. Nga po pala. Kasi po may mga iba na sinasabi na di pantay yung kilay, drawing lang yung kilay. Well, huwag po tayong rude sa iba na sasabihin natin ganun. Hindi ako nagkikilay, wala akong pakialam. Kaya nga po, sabi ko nga po, depende po yan sa trip nyo. Kung ayaw nyo po magkilay, okay. Kung gusto nyo po magkilay, edi go. Huwag po tayong rude na sa ibang tao na drawing lang yung kilay niya, ganyan-ganyan, nagkikilay, hindi ako nagkikilay. Parang, kasi po kaya po sila nagaganto, kaya ako po, kaya ako nagaganto, personal opinion ko po, is kasi to feel good about myself. Hindi po ako to show off. Una po, ang priority ko is to feel good sa sarili ko. Ini-impress ko po kasi yung sarili ko.
hindi ko po ini-impress yung ibang tao dahil may tuwid akong kilay o maganda yung kilay ko. Kasi, mi sento ko ito po yung pakiramdam ko. Lusteso ko, Sam, para kapareho po ng sa ibang tao. Kung nakita niyo po silang ganun, kasi siguro po dahil yun ang feeling nila, yung pakiramdam nila, yung ano ba yun? Yung si Senti Benny, ano nga ba yun si Senti Benny? Masarap sa pakiramdam nila na ganun. Yun ang feeling nila na confident sila. Well, ako po personally is, ako po kaya nagkikilay or naggusto kong ganito o yung bakit ako, ba't ko po piniling about makeup, yung kursong ganito, is kasi gusto ko po siya. At saka, ang mahalaga po is, hindi ko po kailang i-impress yung ibang tao. Kasi, ang sa akin po is, gusto ko ma-impress yung sarili ko. Gusto ko maging proud yung pakiramdam ko. Kasi confident ako. Confident ako ng may kilay. Confident ako ng makeup. Gusto ko yung makeup. So, kung yung ibang tao is parang maganda lang siya pag may makeup, okay. Hindi ka naman inaano. Eh, ano kung ganun ang feeling niya. Kung maganda siya kung pag may makeup. Okay lang. Kasi mahalaga hindi siya humihingi ng pera pambili sa'yo ng makeup. Maganda lang siya pag may makeup. Isipin mo rin minsan na kasi doon siya masaya, yun ang pakiramdam niya. Yung gusto niya ma-impress yung sarili niya at gusto niyang sumasaya siya dahil doon. Hindi naman siya sasaya para, hindi naman din siya sasaya para lang i-please ka. Siyempre, unahan niya yung sarili niya. So, huwag po tayong ganun. Huwag po tayong rude sa ibang tao. Lalo na sa mga babaeng gusto nilang maging maganda. Kung di man po maganda, gusto nilang gusto nilang ayusin yung sarili nila. Yung appearance nila. Kung paano sila harap sa ibang tao. Diba? Huwag tayong ganun. Huwag tayong rude. Kung hindi ka nagme-makeup, kung ayaw mo ng makeup, okay, fine. Hayaan mo siya. Hindi naman pwedeng gayahin ka niya. Hindi ka rin naman, hindi ka rin naman siya humingi sa'yo ng pambili ng makeup niya. Well, eto na. Ba ako humuhugot? Kasi karaniwan sa mga tao is ganun. Parang, maganda lang siya pag may makeup, ganyan-ganyan. Okay. Okay. Okay, maganda siya pag may makeup. Kung wala siya makeup, pangat siya. Oh, Laura! Babini, okay. Hindi ka naman niya inaano eh. Hanggat di ka niya inaano, move on lang. Mag-move on ka na. Humanap ka na lang ng ibang ano. Sa bagay, hindi pala mawawala yung critic. Laging may critic. Laging sasabihin, ganito. Okay lang pala well, sige, i-critic mo na lang siya pala. Biglang nagbago. Okay, hindi mo mawala yung critic, pero huwag mo naman in a sense na sasabihin sa kanya. Isayo mo na lang. Kung yun ang feeling sa sarili niya, isaloob mo na lang. Huwag ka nang masyadong pakilamera. Ganun. Pakilamero. Okay, mag-move on na tayo. Summer, at natutunaw yung mga makeup sa mukha. Hindi na, lumalabas ako minsan na hindi na ako nag-eyeliner. Eyeliner. Kasi, dahil nga mainit, papawisan ka lang din. At saka yung mascara. Ang ginagawa ko na lang is, pagbo-bronzer na lang ako. Ito na lang yung, ito yung ginagamit ko. Mood din siya. Ipabronze ko na lang to dito ko, contouring, banda dito ko, kasi nga, syempre, ang laki ng buha ko, ang liit pala ng buha ko, tapos, para ma-hide din yung double chin. O yan, sinabi ko na ha.
malaki yung mukha, malaki yung pisngi, may double chin, mataba. So, ano natin siya? Magko-contour lang ako ng konti lang dahil nga. Medyo i-hide-hide natin yung pagiging malaki. So, contouring ng mukha, ayan, ganyan. Dahil may malapad akong noo, medyo tatakpan ko siya ng ito, contouring blush. Para naman magkameron ba ng dimension? Diba? Medyo malapad kasi yung noo ko. Tapos, pagka may double chin pala kayo, pagka sa camera, well, pagka yung mga makeup ng pang studio makeup, at saka yung mga pang shoot, mga pag shoot kayo, pag nagko-contour kayo, hindi pa ganito ah, hindi pa ganyan yung apply. Sino, magiging, ano bang tawag dito, balbas? Magmumukhang balbas siya. Ang strike ng brush is pababa. Pagadito. Para hindi siya magmukhang barba. Balbas, barba. See? Ano na yung may mga may double chin katulad ko, mataba. Grabe makataba. Ano lang. Lipstick naman tayo. Umili ako ng lipstick sa Pilipinas. Dala to ni Jeff. Yung bago ng Sonny's. Pero ito hindi ko type. Hindi ko siya type yung 143 na kulay. Ito gusto ko. Girl Crush. At saka meron akong isa. Nandun eh. Yung Bake ang kulay. Tapos bumili din ako ng kay Chris Aquino lipstick. Yung Life at saka yung Love. Ito sobrang pula. Kaya maganda yung pagkapula niya. Ito naman pink. Pale pink. Ito naman Matcha Learn. Gagamitin ko is itong Sunnies na Girl Crush. So, gagamit tayo ng well, this all ito. Pagka naman pag lumalabas lang tayo sa labas, hindi naman kailangan. Eh, pero sasabihin ko na rin dito. Gagamit tayo ng lip liner. Pagka precise talaga yung gusto ng photographer or gusto ng studio, ng client, ng pangmalakasang okasyon, kailangan naka-lip contour. Kasi, yung ibang labi natin, hindi tayo pare-pareho ng labi. Hindi pala kasi, katulad ko, yung labi ko, mas angat siya dito kesa dito. Medyo ganun yung labi ko dito. Basta mas maangat tong parting to. Yun yung karaniwang problema sa labi kahit sa ibang labi ng ibang tao. Kailangan ililip contour mo siya para, kumbaga, iaakyat, kunyari ito, iaakyat ko siya ng konti lang para magpantay yung arko niya dito. Kita ko sa inyo, okay. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung nilagyan ko na ng lipstick. Itong parting to, hindi pa. Kita nyo, medyo bagsak kasi itong parting to sa akin. So, kaya, yun ang ano ng pagko-contour.
Tapos, kung gusto nyo namang mag-eyeliner o kung feel nyo, mag-eyeliner, pwede rin naman. Pero, ngayong summer, parang sobrang, para sa akin, okay na to, lalo na pag nasa Pilipinas. Apply natin ng kasi, pang summer nga, ito na lang na, ganito na lang, yung manipis, yung pang mabilisan. Sa video, matagal to. Pero pag ako lang ang gumawa nito, personal, mabilis to. Mga 3 minutes lang. Kasi syempre, sabi ko, step by step. Tapos, lalagay ako ng foundation, blush, para magkabigay ng buhay. Magkabuhay. Kasi, minsan kasi, pag wala kang eyeliner, medyo parang bagong gising yung mata mo. So, babawi ka na lang sa blush. Mukha kang bagong gising, tsaka fresh. Hindi ko na kinontur yung ilong ko, ha. Alam ko naman na hindi matangos yung ilong ko, pero dahil nga summer, wala naman sense na i-contour pa yung ilong ko. Though alam ko, pangu ako. Doesn't matter. Gusto mo pa. Tapos ito naman, yung Shining Shimmering Splendid sa balat. Hindi ako gano'n naglalagay nito pag summer, eh. Kasi parang punta ka naman ng dagat, pupunta ka ng sarawan. Pero for the sake, tingnan natin, lagyan natin. Dito lang. Hey guys, ito na yung summer look ko. Pag summer, manipis na foundation, konting takip-takip ng anomalia, kilay is light, blush on, and lipstick. Yun lang. Simple lang. Para kahit pagpawisan, okay. Thank you.